Bago pa man nga po mga idol, maikasa ang labanan ng super team ng Phoenix Suns at Denver Nuggets, aalamin nga po natin ngayon dito sa ating bagong video ang mga posibleng mangyari dito. Sasamahan na rin natin nga ng balitang masususpindi nga daw si Dillon Brooks sa Game 4 at ang balitang epektibo nga po ngayon ang bagong game plan ni Coach Darvin Ham sa Los Angeles Lakers at ang naging laro ngayon ng Golden State Warriors sa Sacramento Kings sa Game 4. Kaya mga idol, tara! Bago tayo magsimula mga idol, opisyal na nga pong naitabla ng Golden State Warriors ang kanilang serye sa 2-2 at babalik nga po sa Sacramento Kings ang home court advantage sa Game 5. Naipanalo nga po ng Warriors ang Game 4 sa pamamagitan ng team effort sa pangunguna ni Stephen Curry na nagtala ng 32 points na muntikan pang masisi dahil sa nagawang pagkakamali nito sa huling segundo ng 4th quarter matapos humingi ng timeout kahit wala na, kaya balik nga po sa Sacramento Kings ang bola. Ngunit swerte para naman nga po ang home team matapos hindi pumasok ang tira ni Harrison Barnes. Sa kabilang banda naman, na ibalita ko nga po sa inyo dahil nga sa pagiging dominante ng Phoenix Suns at Denver Nuggets sa kani-kanilang serye sa first round ng Western Conference kontra sa mga teams ng Los Angeles Clippers at Minnesota Timberwolves. Expected na nga silang dalawa ang magkakaharap sa darating na second round. Kaya marami nga po mga fans ang excited at nag-aabang na sa magiging matchup nila sa mga susunod na araw. Pero ang tanong ngayon, ano nga ba ang aasahan natin sa kanilang bakbakan? Well, syempre, una nga po dyan ay ang matchup ni na DeAndre Ayton at ang ating reigning MVP na si Nikola Jokic sa ilalim ng basket. Aabangan rin naman natin dyan syempre kung papaano mapapahinto ng Nuggets sina Kevin Durant at Devin Booker. Para rin naman nga po sa inyong kaalaman, tabla nga po sa 2-2 ang kanilang serye sa regular season. Pero baliwala rin naman nga ito, gayong hindi rin naman nga kompleto ang lineup ng Suns at Nuggets sa tuwing magkakaharap sila dito. Kaya sigurado nga po na mas magiging mainit at mag-iiba ang storya ng kanilang bakbakan sa second round ng NBA playoffs. Habang dumako naman tayo sa ating sunod na storya ngayon, sa usap-usapang posibleng masuspende si Dillon Brooks sa Game 4 at ang balitang epektibo nga po ngayon ang bagong game plan ng Los Angeles Lakers. Kung gaano nga po mga idol, kaingay si Dillon Brooks sa Game 2, ganun rin naman nga po katahimik ito sa pagkatalo ng Memphis sa kanilang Game 3 kontra sa Los Angeles Lakers matapos niyang tanggihan ang kanyang post-game interview sa media. Kaya dyan pa na nga po, kitang-kita na sobra itong dismayado, gayong bukod nga sa pagtatala lamang niya dito ng 7 points, 2 rebounds, na patalsik pa nga siya sa kanilang naging laro kasunod ng pagtama niya sa maselang bahagi ng katawan ni LeBron na kasalukuyan rin namang tinitingnan ngayon ng NBA. Yes mga idol, posible nga itong suspendihin ng liga dahil sa kanyang ginawa kay LeBron na gusto rin namang mangyari ng ilang mga fans ng Lakers, lalo pat nagsisimula na nga itong karmahin dahil sa kanyang pakikipag-iabangan kay LeBron at sa Los Angeles Lakers. And speaking of Lakers mga idol, inamin nga po ni Coach Darvin Ham sa kanyang interview na naging epektibo nga po ang ginawa nilang game plan sa kanilang Game 3. At isa nga dito ay ang paggamit lamang nila ng 9-man lineup sa kanilang rotation. Bukod nga po dyan, nagawa rin naman nga po nilang maging physical talaga ng husto pagdating sa depensa na siyang dahilan bakit 9 na puntos lamang ang naibigay nila sa Memphis Grizzlies sa first quarter. Pinilit rin naman nga nilang maging aktibo sa lahat ng pagkakataon sa kanilang mga players tuwing nasa loob sila ng court. Ibig sabihin, bawal nga po ang nakatunga nga lamang ang mga ito sa opensa at depensa man yan. Inaayos rin naman nga nila dito ang kanilang mga transition at pick and roll defense, kaya dahil nga sa mga ito, dinomina nga po nila ng todo at nanalo nga sila sa Game 3 sa Memphis Grizzlies. So that's it mga idol, ang ating bagong video na ating pinagkwentuhan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga nangyayari sa NBA. I-follow nyo na, bisitahin natin Facebook page
J-Zone TV. Shoutout sa lahat mga idol, maraming maraming salamat po sa panonood ninyo.